Guys, good afternoon everyone. Welcome back sa aking channel. Nagkita na nga itong si Lynette at si RJ doon sa S Ridge. Ngunit, biglang umatras itong si Dr. Tanyag. At saktong-sakto naman na tumawag itong si Moira at sinabi niya sa kanyang sarili na may mali sa kanyang ginagawa at dali-dali nga itong kumaripas palabas. Bus na ipinagtaka ni Lynette dahil bigla-bigla na lang itong umalis nang hindi nagpapaalam. Sinubukan niya itong habulin, ngunit bigla na lang siyang nalingat at hindi na nga niya ito nakita. Tala, galit na galit itong si Moira nang malaman niyang lumabas si Doc RJ at sinabi pa niya na galing siya kay Lynette. Ano ba daw ang kanyang dahilan? For what pa daw? Gusto ba daw niya na balikan pa itong si Lynette kaya siya pumunta doon at gusto niyang makausap? Nasaktan nga daw siya sa pinagagawa niya. Pilit man daw niya itong unuwain ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa niyang puntahan itong si Lynette. Kaya naman itong si Moira to the highest level talaga ang kanyang pag-acting. Na akala mo'y kawawang kawawa siya. Kaya naman ngayon si itong si RJ ay awang-awa sa kanya at naghingi pa ng sorry sa kanya. Samantala, mukhang tanggap na nga ni Zoe ang mga naging progress ni Annalyn. Dahil hindi na umuno siya affected sa mga naging success nito. Lalong-lalo na at nag-viral siya dahil isa siya sa kasama sa nalalapit na operasyon ng kambal na first time ngang gagawin sa Pilipinas. Masaya na umuno siya. Ang mahalaga daw sa kanya ay wala na siyang kahati sa kanyang daddy. Aligagang aligaga ngayon si Moira dahil halatang naging curious na nga si RJ. At hindi na nga magtatagal ay matutuklasan ang katotohanan. Kaya naman gumawa na naman siya ng hakbang para ma-secure sila dahil ayaw niyang makampante. Naghahanap siya ng paraan na wala nang makakalapit kay RJ para hindi na nga ito mag-imbestiga. At ito nga si Dr. Meneses ay kinuhanan niya ng kasamaan para hawakan sa leeg. Lasan kasi ni Moira na kinukuha niya ang mga expiry medication para ipamigay sa labas ng pasyente. At yun nga ay bawal. Kaya naman, ginamit niya ito para sundin ang lahat ng inuutos niya. Kapalit nun ay mananahimik siya at hindi niya ipagkakalat ang kanyang lihiya. Kaya naman, pumayag ngayon si Doc Meneses na puntahan itong si Lynette at tawagan. At para kausapin, natigilan na nga itong si RJ. Alit, hindi lang pala yun ang motibo ni Moira dahil gusto pala niyang ipamukha dito kay RJ na talagang itong si Lynette ay nangungolekta at nang-aakit ng mga neurosurgeon para gamitin ito. Hindi lang yun ang kanyang ginawa dahil sumugod pa siya doon sa restaurant kung saan nag-uusap si Doc Meneses at si Lynette para makipag-away. Ang lahat pala ng yun ay kasama sa plano ni Moira dahil gustong gusto niyang siraan itong si Lynette para tuluyan na ngang lumayo itong si RJ at siya na nga mismo ang magtulak sa kanila palayo. Ang tuwa nga ang mag-ina sa kanilang mga pinagagawa dahil batid nilang umepekto ang kanilang pag-iinarte at talaga namang napapaniwala at napapaikot nila si Dr. Tanyag. Naman to the rescue na nga itong si Ma'am Giselle dahil hindi niya matiis na ginagawa niya sa kanyang anak na parang tinutulak na nga niya itong palayo. Guys, pakaabangan natin ang mga kapanapanabik na eksena dito lang sa Abot Kamayang Pangarap. Please subscribe my channel. Thank you so much. Bye!